for this video, sa mga talagang matagal na nanonood sa akin, alam nyo na hindi ako mahilig mag-propagate. Pero it doesn't mean hindi ako marunong mag-propagate. So, dahil sa marami nagre-request na, Miss Roma, pakita naman kung paano ka mag-propagate. So, eto na tayo. Usually, ang pinapropagate ko talaga is pothos or mga philodendrons like this one, heartleaf, and this one, yung Brazil. Kasi sila yung mga trailing plants na mabilis sumaba and madaling mag-cut. Tsaka hindi ganun. Sila yung parang kumbaga kung first time ka pa lang na mag-propagate, for, para sa'yo siya. Kumbaga, pwedeng for starter ba, ganun. So, we have, bago tayo pala mag-start, I just like to remind you guys to please subscribe to my channel or follow and like my Facebook page. It's Roma So. And follow my Instagram account. It's Roma _ So. So, we have three options to propagate. First is through soil. Then, water. Then, yung last is, what do you call this? Root division. So, actually, yung pang-third ang pinaka-easiest. Pero, magagawa mo lang yun kung makapal na talaga yung plants. So, doon tayo sa first option is, yun nga sa soil propagation. As you can see, meron ako dito mga pothos, which is etong isa kong pothos na napaka lush. Nabili ko talaga to na may trailing na rin naman talaga. And tinatawag ko nga to na grandmother plant kasi matindi pa siya sa mother plant. So, eto siya. Pero nung nabili ko to, mga siguro mga gandito to, half. Tapos sinayaan ko na siya ng hiyaan. Pero nakapag-cut na ako dito, nakapag-propagate na ako. So, first step natin sa pag-propagate is, eto, meron na rin ako na-cut. Eto yung pinaka-end niya. So, let's get one dito na may end. The end is near. Eto. So, eto siya, yung parang end, same dito. Usually, kung magka-cut kayo, you have to use a, syempre, malinis na pang-cut, gunting, ganyan, scissor, para, alam niyo na, yung iba, ako, usually, in-sterilize ko pa bago gamitin. So, nag-cut ako nito, you have to make sure na yung itutusok nyo sa, or itatanim nyo sa soil, is yung pinaka-end, ay yung parang pinaka, yung parang bottom part niya. Ano yung bottom part? So, ito yon. Pag kinat mo to, ayan, pag kinat mo yan, parang ito, kinat ko siya, ito yung bottom part. Then, pag nag-cut ako ulit ng isa pa, yun ulit yung iyaano. Kumbaga, bottom part is yung front, pang pataas, ganun. So, ang requirement natin sa soil is dapat moist siya within, ito, may water ako dito. Itong gamit ko is loam soil, mix na to, may mix na to ng mga cocoa peat, mga kung ano-ano dyan. And medyo fast draining na rin to. Ito yung gamit kong soil sa halos lahat ng plants ko. So, yung iba, paglagay nila ng nakat na dahon or stem, tsaka nila dididigan. Ako, ang ginagawa ko is, lalagyan ko na muna sila ng water. Ayan, lalagyan ko na muna sila ng water para moist na siya agad. Since kailangan natin na ang soil is 2 to 4 weeks na moist. So, ayan, kasi syempre, parang ang explanation lang dyan or ihalin tulad natin siya sa parang pinatay mo siya, kinat mo siya. So, syempre, yung leaves, ay yung stem is mag, yung parang magagawa siya ng paraan to survive. So, tendency niya, dapat ilalagay mo siya sa moist na soil para matulungan natin siya na mag-produce ng roots. So, eto nga siya. And magka-cut kayo kung meron nodes. Nodes yung tawag sa ganyan. Ayan na, yung parang may ugat. Ayan, natatanggalin natin yung isang dahon. Yung iba, actually, dadalawahin pa to eh. Pero sige, dalawahin natin. Ayan, kakat ko siya. Ayan. Super talin nito kasi first time ko ito gagamitin dahil bagong dating lang to. So, ito yung bottom part. Tanggalin natin to. Tanggalin ko to. So, itutusok ko siya dito. Ayan, tutusok ko siya dito.
Ayan, moist na yung soil na to. Then, eto ulit. Eto yung pinaka-end, diba? Eto yung usbong. So, tatanggalin ko lang din to. Eto yung parang nodes niya. Ayan. Then, tusok lang ulit natin siya dito. Ayan. So, kuha pa tayo. Eto pa, kuha pa tayo. So, tatanggalin ko lang din tong isang leaves. Leaf. Dahon. Ayan. So, tusok lang din siya. So, actually, this one is mas okay kung gusto mo ng full na full yung maging effect ng plant. Kasi, di ba, usually, kapag kunwari, yung plant natin is dalawa or tatlong mahabang-mahaba. Pero, parang kalbo nga siya dito sa top part. Unlike ito, kasi tinusukan ko na rin ito before. Before kasi, parang mga tatlong mahaba lang tong photos na to. Tapos, wala siya dito sa top part. So, parang mahaba lang siya, pero hindi siya full yung hair niya. So, ayun ang ginawa ko. So, ayun na siya. I-maintain nyo lang na yung soil na moist yung soil for 2 to 4 weeks. Dilig-diligan natin siya. Kailangan moist lang talaga siya. So, ayan. Siyempre, samahan nyo na rin ang dasal. Then, next step is itong through sa water. Tatry naman natin siya dito sa aking mahabang-mahaba na neon photos. So, same style lang din, pero habaan natin. Yan. So, ito yung bottom part. Yan. Tanggalin ko tong isang leaf. So, tatanggalin natin tong dalawa. Then, ilalagay natin siya dito sa fresh water. Actually, pwede siya kahit tap water lang. Basta fresh, and i-change nyo yung water every 4 to 5 days. Para fresh lang lagi, yung kumbaga yung oxygen curve niya ay maganda para dun sa pag-help na mag-produce ng roots. Ang advantage sa ganitong style is nakikita nyo yung pag-asenso ng roots. Yung ginawa nyo, kung may roots na ba na tumubo, kung meron na bang, kung ilang inches na ba. Kasi usually yung ganito, before nyo i-transfer sa soil, dapat mga 2 inches na, at least 2 inches na yung roots, ganun nakahaba. So from dito, siguro dapat nakasayad na bago nyo siya i-transfer sa soil. Kumbaga mag-wait kayo na ma-established na yung roots niya para malipat na, para ma-transfer na sa soil. Yun nga, ang maganda nga dito is nakikita mo kung mahaba na ba yung roots, ganyan, diba? Ayan, ayan, check nyo, ayan, diba? Mache-check nyo. Unlike dito, hindi nyo siya makikita. Isip kayo ng isip, ano na nangyayari sa loob? Okay na ba sila? May roots na kaya? Huhugutin mo ba? Diba? So, pag hinugot mo naman, baka maabala naman yung pag-grow ng roots, ba? Diba? So, yun lang advantage ng dito sa water. Although, for me, yung sa soil pa rin ang easiest. Ito, minsan mahirap kasi dahil parang i-maintain mo pa, anuhin mo pa, papalitan mo pa yung water. Pero, any naman pwede. Usually, mga ganito, ginagawa nila sa photos, tapos sa mga, kahit sa monstera, ginagawa din nila yan. So, ayun. And next is what do you call this? Yun nga, root division. Medyo hindi ko na rin i-explain ko na lang. Pero, kung gusto nyo makita yung ginawa ko, meron akong nagawa na before na vlog. Ginawa ko naman siya sa Ficus pumila. Or kahit sa ferns, ganun din ang ginagawa ko. Yung, syempre, ang laki niya, diba? Ihiwalay mo lang. That's what you call root division. Parang syempre, sobrang lago niya, ihiwalay mo lang siya, wala kang ikakat. Pwede ikakat mo lang ng konti yung roots kung meron nakasala sa labat, parang ganun. Then, regarding naman sa pag-grow nila, sa growth nila, depende, maganda rin yung ganito, ilalagay nyo sa merong indirect sunlight kahit paano. Kasi mas, syempre, mas kailangan nila ng light para makatulong sa kanilang pag-asenso sa buhay. So, ayun guys, siguro kapag ka nag-cut ka or nag-propagate ka ng mga 4 to 5 stems, mga wait ka ng 2 to 4 months para siguro makakuha ka na ng
full na effect, pero hindi naman yung mga super ganitong ka-full. Wag naman, hindi naman siguro yung trailing na, pero mga kahit paano, may mga ilang leaves na talaga. And pagka nag-cut kayo, like for example, kinat nyo nga yung dito, hindi kayo, wag kayo mag-expect na didiretso lang yung pag-cut niya, ay yung pag yung may next na growth, diba? So, mag-grow yan sa kabilang side na. Usually, ganun, hindi usually, ganun talaga yung nangyayari. So, dito nga sa aking napaka-asensadong, napaka-asensadong, eto na Pothos Enjoy. Kaya ang dami kong Pothos Enjoy. Nakapag-propagate na rin ako sa before pa, mga ilang months ago pa dito. And eto naman is from root division naman yung ginawa ko dito. Root division naman. So, ayan, makikita nyo, trailing pa rin. Parang, at least, kung gusto nyo na nakatrailing agad, eto, actually, pwede na ako magkuha dito ng another one. Pero dahil sa marami na akong Pothos Enjoy na naka-separate, okay na ako dun. Actually, nag-propagate lang ako ngayon, kaka-propagate ko nga lang few months ago, nag-propagate lang ako ulit para mapakita ko lang din, ma-share ko lang din sa inyo kung paano ako mag-propagate. Pero hindi nga ako madalas mag-propagate. Alam yan yung mga madalas na nanonood sa akin kasi hindi naman kasi ako into parang quantity na kailangan ang daming plants. Okay na sa akin yung kahit isang photos nga lang na plant basta full siya tingnan. Mas okay sa akin yun. Aesthetically, ano, diba, side, parang, syempre, ang plants kasi for me is parang pang display, ganyan, diba, pang decor. So, mas prefer ko talaga, usually, kung makikita nyo sa house talaga, malapit na ako mag-plant tour next week. Puro full talaga yung plants ko. Bihira ako yung meron na hindi full kasi for me, mas maganda talaga siya tingnan. So, ayun guys, maiksi lang naman yung vlog. And oh, nga pala, sa mga, dun sa dalawang nanalo, para sa giveaway ko, yung 10k subscriber na giveaway, ipopost ko tonight, today is Sunday, ipopost ko tonight sa Facebook page kung sino yung mga winners, diba? So, ayun guys, thank you so much and try natin na ma-update ko kayo after a few weeks dito sa dalawang ginawa ko na to. Eto, baka mag-add pa ako ng isa pang or 1 to 2 stems pa. Dapat nga kung sa soy, dalawang cut pa to eh. Kasi ayan no, may mga ugat na siya. Mas madali actually, mas easier na kumbaga mas may chance na talaga, big chance yung mabuhay siya kapag may mga ganito na, ayan no, may mga ganyan, may mga matured na roots. So, ayan guys, thank you so much for watching and see you again sa next vlog. Thank you so much. God bless. And pahabol guys, sorry. Naalala ko lang ngayon lang na meron pala akong vlog na before about how to care for different kinds of Pothos. Golden Pothos, Pothos Enjoy. So, lalagay ko yung link sa description below para mas ma-check nyo. Kasi hindi ko na in-include dito sa vlog na to yung specifically yung mga kung paano talaga mag-care kasi meron na nga akong vlog before. So, check this description below, guys. Thank you again.